Lubid. Simpleng bagay ngunit napakaraming gamit. Maaari itong panali upang hindi watak-watak ang mga bagay-bagay. Magandang araw po sa lahat. Ako po si DJ Villasera, 17 taong gulang. Estudyante sa umaga, singer sa hapon, at kargador sa bagsakan na madaling araw. Si DJ, lagi siyang pumapasok ng maaga dito sa paaralan. Lalo na kapag siya ay nagbubuhat sa bagsakan. Siyempre, alas 5 yun natatapos, kung kaya dumediretso na siya dito sa paaralan para magkasi. Sila talaga ang nagre-representa ng paaralan sa larong Wushu at Arnis. Nakakamangha talaga kung paano niya pinagsasabay ang kanyang pag-aaral at ang kanyang laro. Pagka-uwi ni DJ galing sa Arnis training nito, siya naman ang katuwang ng kanyang ina sa pagsasalok ng tubig at pagsisibak ng kahoy, upang may magamit sila sa pagluluto. Sa pagsakan, pag may dumadating na truck, ibinababa namin at isinasakay namin ang mga lulan nitong gulay para maihatid sa iba't ibang pwesto sa bayan. Dito sa aming paaralan, ang Badipa National High School, binibigyan namin ng pagkakataon ng mga katulad ni DJ na working student na tapusin ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng Modular Distance Learning or MDL. Marami mga estudyante dito sa Badipa National High School na katulad ni DJ na working students. Marami sa kanila ang gustong pumasok na mag-aral gamit ng face-to-face, pero binibigyan namin sila ng opsyon na piliin kung ano yung mas nakakagaan sa kanila at nakakatulong para makapag-concentrate sila parehas sa kanilang trabaho at sa kanilang pag-aaral. Bukod sa pagiging talentado sa pagkanta at sa sports, consistent honor student din si DJ. Sa katunayan, siya ang top 1 sa kanilang klase na General Academic Strand o GAS. Paano ko napagkasabay-sabay? Siguro po ay dahil na rin sa tulong ng aking pamilya. Sa Arnis, tinutulungan ako ng aking nakatatandang kapatid. Sa trabaho naman, nandoon ang aking ama upang gumabay sa akin. At kung tungkol naman sa eskwela, ang gumagabay sa akin ay ang aking ina. Kahit gaano man kabigat ang mga pasanin sa buhay, sa tulong ng pamilya, mga kaguruan, kaibigan, katrabaho, at lahat ng nakakasalamuha ko sa buhay, sila ang nagbibigay ng kalakasan na nagiging instrumento upang mas maging magaan ang lahat.